Hello guys, this is Ulet and welcome sa segment ng MikroTik Rizal. Dito sa episode natin ngayon, mag-unbox ulit tayo ng isa pang MikroTik product. At ito naman ay under the MikroTik accessory. Ang i-unbox natin ay tinatawag nilang GPER. Ano ba yung GPER? Para saan ba ito ginagamit? Paano ito makakatulong para ma-extend yung limitation ng isang CAT5 cable na 100 meters to another 100 meters or even to another 1,500, total of 1,500 meters. So, ang susunod na video natin ay yung unboxing and mag-test din natin ito to up to 200 meters. Next video. So, ito yung main na GPER unit natin. So, meron itong PoE in dito and PoE out. And supported nito is 24 to 57 volts. Tapos may kasamang pang mount, tux and screw. So, itong mount, pwedeng i-wall mount. So, ito lang. Ito mount. Ayan. Mount. So, itetest natin na kung ma-extend natin yung distance ng 100 meters to 200 meters for the initial test. So, meron akong dalawang set dito ng CAT5 cable na 800 meters for that thing, 100 meters. So, itetest natin muna para ipapakita ko sa inyo na 100 meters siya approximately or more than. And kami tayo ng tester, i-test natin dun sa kay MikroTik, dun sa cable test. Tapos, tsaka natin isasalang yung GPER. Kung itong dalawang to, yung total na 200, magkakaroon pa rin tayo ng communication from laptop to the MikroTik device using the GPER. Thank you.
una, i-connect na natin yung ating MikroTik device gamit yung 100 meter na cable papunta doon sa laptop. So, i-check lang natin via MikroTik cable test kung 100 meters na yung cable na yun. And kung mapapansin nyo, na-access pa rin natin yung MikroTik device with 100 meters. Dito sa interface, kung saan nakasaksak yung kable natin. Kung sa Ethernet 2 nakakonect, click nyo lang yun. And then dito sa interface menu, may makikita kayo doon sa right side na cable test. So based on the cable test, the link is okay. Ibig sabihin okay yung pagkakaklip. And may communication yung MikroTik and laptop. So, nabigyan din ng list yung ating laptop. Check naman natin yung link. So, in order to check the link via the cable test, kailangan dun sa kabilang side naka-detach dun sa device. So, yung kable from MikroTik na tapos dun sa other node, dapat naka-detach siya sa device. So, ang gagawin ko, kukonnect muna ako dun sa wireless ni MikroTik. Since wala nang access yung laptop ko kapunta kay MikroTik dahil tinanggal natin yung kable. So, i-access ko si MikroTik by wireless. Then, let's reconnect lang doon sa ating Windbox. Actually, huli natin yung ating MikroTik device. Then, let's do the cable test again. Cable test. Ayan. So, open yung kabilang node natin. So, approximately na-measure ni MikroTik yung cable net. So, tama nga, 106 meters. Approximately, ganyan yung, ano, yung length ng ating cable. Okay. So, yung next is, tatay na natin yung GPER natin. With an additional 100 meters na cable. Tignan natin kung ma-access pa natin yung MikroTik device natin or magkakaroon pa na communication yung laptop to the MikroTik device with the help of the GPER. So, in-attach ko na yung GPER. Pinagdugtong ko yung 100 meters natin. Hindi, another 100 meters nandito. I-check ulit natin mamaya na yung MikroTik kung maitototal niya yung 200 meters. So, open ko lang yung Windbox. Test natin kung magka-communicate or ma-access pa ba ng laptop to MikroTik device sa Windbox natin. So far, in-install ko na yung wifi ko and connected ako sa kable. Na-access ko pa yung ating MikroTik device with the 100 meters plus another 100 meters gamit yung ating GPER. So far, ito yung ating setup. Napakita ko lang yung setup natin. So, ito yung GPER. Connected na yung dalawa natin na kable. 100 meters. Tapos, yung isang end nandito sa MikroTik.
isang end na dito sa laptop. LAN to USB converter. So ito yung sa winbox natin, pagkauli ako sa interface. Tapos sa Ethernet 2, since doon nakakonect yung cable and cable test. Okay. So hindi na may measure ni MikroTik yung kabilang side ng GPER. Pero, na-prove natin na yung additional 100 meters ay nagkaroon pa rin ng communication. Kasi ang limitation ng communication natin is usually 100 meters. So, na-extend natin yung distance ng dalawang nodes by using the GPER. So, siguro, sa future, test natin kung abot nga na 1,500 meters yung may extend ni GPER.